Ding. Wala pa si Tanggol. Bakit ang tagal? Bakit ang dala yun? Wala pa. Anong oras kaya yun? Sabi niya sa umaga. Oo nga. Pero anong oras? Bakit ang dala yun? Wala pa. Nay, hindi kaya nauli na sila, kuya? Hindi naman siguro. Sana wag. No, wag naman sana. Dapat kay Tanggol hinuhuli na. Para matigil na yung kalokohan niya. Ikaw talaga, David. Kontrapelo ka. Gusto na lang isolin ni Tanggol ang droga sa tatay mo. Di ibig sabihin nung gusto niya na magbago. Talagang naniniwala kayo doon? Wala nang pag-asa si Tanggol. Talagang sumabit lang siya, kaya kailangan niya tulong ni tatay. Pwede ba, David? Ikaw kung magsalita ka, parang hindi mo kapatid si Tanggol. Prites, anong oras na? Nasaan ang anak mo? Pinagluloloko lang ata tayo niyan eh. Siguro maghintay lang tayo. Sigurado ako. May importanteng lakad ako. Kailangan ko i-submit kay Colonel Suarez yung mga papeles na to. Yung anak mo ang may kailangan. Hindi ko siya hintayin. Oo nga, pero pumayag ka na, Rigore. Miss Greg, ito na yung bahay. Bigyan naman natin ang pagkakataon si Tanggol na magbago. Para tingnan yung baka nagkaroon lang ng aberya. Ano ba hinihintay nyo? Platratin nyo na yan! Harugugin niyo ang mong bahay! Bilibis! Boss! Andito sila! Dali niyo na dito! Labas! Bilibis! Bilibis! Labas, sabi! Bilibis! Tay! Tay! Bisa niyo! Ay, kinuha niyo natin ko! Tay! Tay! Daba! 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 Alalaya mo lang! Sino dito? Sino? Boss, wala dito sa mga to. Nasa si Tanggol! Nasa si Tanggol! Pag hindi nyo nilabas si Tanggol, isa-isa ko kayong papatay. Ikaw yung kumuha ng droga namin, di ba? Ibig sabihin, ikaw din yung taong hinahanap namin? Hayop kayo. Pati pamilya ko, dinamay nyo. Lakas naman ng loob yung sumugod dito sa Quiapo! Tanggol, anong gagawin natin sa mga to? Tanggol, sa tingin ko, agrabyado tayo. Napakarami nila, oh. Ilan lang tayo. Buti, alam mo. Kaya mabuti pa, ibalik mo sa amin yung droga at sumama ka sa amin para walang mangyayaring gulo dito. Hindi na mangyayari yun. Sinaktan nyo na yung pamilya ko.
Ngayong sisiguraduhin ko na lahat kayo hindi na makakalabas ng buhay dito. Ang tapang ng mga sinasabi mo. Pero mukhang hindi mo naman kayang gawin. Nagkakamali kayo. Hindi nyo kilala kung sino ang binabangga nyo. Hindi nyo rin alam kung anong lugar ang pinasok nyo. Kukuyukin tayo dito, boss! Huwag kayong matakot! Puro porma lang yung mga yan. Pag nakarinig ng putok ng baril yan, magtatakbuhan din yan. Eh di subukan natin. Maawa sana ako sa'yo. Hindi sana kita papatay. Kaya alam pinagtangka mo ang buhay ng pamilya ko eh. Ibang usapan na yun. Tagol, kapag nabuhay yan, sigurado ako babalikan tayo ng mga yan. Malaking sindikato yan. Masaya siya ka na. Para sa pamilya ko to. Tagol! Bakit mo pinatay? Amberting, kapag hindi ko ito pinatay, tayong papatayin ito. Sigurado ako hindi pa dito ito magtatapos! Babalikan tayo ng mga yan! Mabuti pa! Umalis na tayo! Baka agudan pa tayo ng mga pulis! Kinakailangan ko muna puntaan ng pamilya ko. Tanggol! Saka muna puntaan ng pamilya mo! Mas lalo mo silang hindi makikita kapag nakulong ka! Napatay mo na ba ang anak ni Tito Ramon mo? Wala na siya?
mahal na mahal kita, Ma. Mahal na mahal. Mahal na mahal din kita. Namin yung droga sa Quiapo. Totoo ba ang sinasabi ninyo? Opo, sir. Ihanda niyo ang ating mga tauhan. Igagatay natin si Greg! Papa Don Julio. Hindi! Walang pupunta ng Quiapo. Kailangan ipag-higit kaya pagkamatay ng anak ko! Maraming pulis doon. Hindi tayo pwedeng basta-basta na lang papasok sa loob. Mauubos ang mga tauhan natin! Papa! 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 Tumilit naman si tatay ngayon. Pero wala eh. Sabi ng doktor, kailangan na daw siyang operahan agad-agad. May blood clot kasi dun sa ulo niya, kaya kailangan tanggalin. Kung hindi, magkakaroon siya ng komplikasyon. At sana dun yung cardiorespiratory arrest. Hindi ko masyadong naiintindihan, pero parang tunog, malaking pera yan, ah. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng pera. Kailangan ko ng malaking halagang pera. Nangutang na ako. Kumuha ako sa charity office, pero wala eh, kulang pa rin eh. Kulang pa rin yung nakuha ko. Bessie, sabi ko naman sa'yo, di ba? Pwede ka dun sa trabaho ko. Kasi, ganito yan, Bessie. Tapos ng operasyon, mayroong panggamutan. Kailangan mo ng tuloy-tuloy nakita. Sa totoo lang, Bessie, naisip naman talaga kita eh. Naisip ko yung inaalok mo sa akin, pero hindi ko alam kung kaya ko eh. Ikaw ang bahala. Basta, dito lang ako pag nagbago yung isip mo, ha? Pababayaan ko mo ba kayo ngayon? Tayo tayo sa gitna ng labanan? Alam mo, Tanggol, kanina, sinabihan na kita na gagabiyado tayo sa labanan. Pero anong ginawa mo? Tinuloy mo pa rin. At yung isang tao nakabulagtana, nagmamakaawa na sa buhay niya, binaril mo pa rin! Mang Berteng, kung hindi tinuluyan ni Tanggol yun, sigurado ko isang araw babalikan tayo nun. Malamang pati mga pamilya namin, madamay. Ganun na nga siguro. Ganun na nga siguro. Sige. Pero hindi titigil ang mga sindikatong yan hanggat hindi tayo nahahanap. Isipin niyo yan. Rigor, kapos yung pakiramdam mo. Nagpakita na may anak mo. Si Tanggol lang dahil lang kung bakit nasaktan ang buong pamilya natin.
Dahil sa pagpasok niya kung saan-saan, hindi na ako magtataka kung membro na rin ang sindikato yan. Napulot lang nga ni Tanggol yung droga, di ba? Hindi niya naman sinasadya na mabasa kanya yun eh. Maniwala naman kayo. Wala nang pag-asa mong bagay, anak mo. Matatahimik lang ang buhay natin lahat kung makukulong yan. Sinong gumawa nito? Anak po ni si Ramon na nakapatay kay Boss Greg. Bayad ang sino mang kumuha nito sa'yo.